question na magbunot namin. Kakain muna kami ng pancit canton extra hot. Yes po, extra hot. May daan kaming tubig. Kasi sobrang ang So, stay tuned and watch this video until the end dahil marami pa po kayong matututunan. So, basically, kaya po tayo nagpaparegister ng ating mga business at kumukuha ng mga permits at licenses bukod sa ito ay required ng ating government ay upang ma-secure ang legality ng operation ng ating business. At syempre, upang ma-build ang confidence ng ating mga customer na sa pagtangkilik ng ating mga produkto o sa mga serbisyo na ating ibinebenta. And now, Simulan na natin. Okay. Ayan. Ito po yung nabunot. Nag-ano ba? Step number one. Pansit canton, baka naman. Baka naman. So, ang step number one sa process ay ang mag-apply ng Certificate of Business Name Registration sa DTI. Ilang pangalan naman ang kailangan ihanda kapag magpaparegister ng business? Usually kasi, 3 hanggang 5 pangalan ng business ang kailangan mong ihanda. Kasi kung sakaling hindi ma-approve yung unang pangalan na ng business mo ay meron ka pang pang-reserva. Hanggang kailan naman ang validity nun? Ang validity nitong certificate ng business ay 5 years at ito ay renewable. So, pagdating naman sa pagbabayad, ito ay nakadepende sa territorial scope ng magiging business mo. Kung barangay, 200 pesos. Kung municipality naman, 500 pesos. And kung regional naman siya, ay 1,000 pesos. And kung national naman is 2,000 pesos. So, ngayon kasi, pwede na rin mag-apply through online. Doon ka na rin magbabayad. So, visit nyo lang yung bnrs.dti.gov.ph. Doon, mas mapapadali pag-apply nyo ng Certificate of Business Name. Example ng Certificate of Business Name Registration. So, yes. Ganyan yung itsura nyo. Ganyan po. Ganyan po. Ginagawa mo. Ayan, step 2. So, step 2 naman ay ang pag-a-apply ng business permit. So, sa pag-a-apply nito ay kailangan natin pumunta sa barangay para kumuha ng barangay clearance. Ilan yung makukuha mo na permit sa barangay? Nang, dalawa. Kasi, ang una ay yung barangay clearance na nakapangalan sa atin. At pangalawa naman ay ang barangay business clearance na nakapangalan naman sa ating establishment or yung business. Nakakuha na po tayo ng barangay clearance ay dumiretso na po tayo sa munisipyo para kumuha ng mayor's permit. So sa pagkukuha ng mayor's permit ay mga proseso at requirements na kailangan sundin. Ito yung mga requirements na kailangan sa proseso sa pag-a-apply ng mayor's permit. Valid yan within 1 year lang. Kabilang dyan ay ang sedula, kailangan din ang ating DTI certificate, barangay clearance, building permit, lalong-lalo na kung tayo ay nag-rent ng space of establishment. Ang fire safety or inspection certificate ay binibigay po yan along the process ng pag-apply ng mayor's permit. Number one po na requirements ay ang pagkakaroon ng fire extinguisher sa ating establishment o kahit sa home base lang yung ating business. Importante po yun. Ay, meron na tayo pa. Nagkasunog. Oo. Masagin mo lang yun. Sa mga business is halo
sitwasyon na nakikita natin, yung mga ganun. Kahit sa mga boarding house kailangan required pala 'yon. Mm-hmm. Kasi hindi natin masasabi yung pangyayari na kung kailan mangyayari, yes. 'Di ba? Hindi natin masasabi yung pangyayari kung kailan mangyayari. So pagka-release ng mayor's permit ay may binibigay kasabay ng business plate. So ito yung business plate example. So ang business plate ay kailangan naka-display sa mga establishment, kahit sa tindahan lang. Kailangan naka-display doon. Kailangan nakikita. Oo. Isang beses lang itong binibigay. Kailangan itong i-renew taon-taon kasi isang taon lang ang validity nito. So kapag nag-renew naman tayo, yung sticker lang yung pinapalitan. Yung I mean yung taon dun sa sticker, kasi pag hindi mo i-renew yun, mawawala yung pagiging valid ng isang certificate. Ang mayor's permit ay kailangan pa natin balikan sa municipal hall after a few days kasi kailangan pang permahan niya ng mayor. Pero assume na natin na na-release na ang ating mayor's permit. So ganito yung itsura ng mayor's permit. Ayan, ito yung sample ng mayor's permit. Ang nabulag ko naman is ring. At ang susunod na pupuntahan natin ay ang BIR. So ano ba yung unang requirement sa pag-a-apply ng BIR? Para naman mag-apply ng ating Certificate of Registration o ang COR, ang number one requirement is ang pagkakaroon ng tax identification number or ang TIN number. Kung wala pa po kayong TIN number is, pwede po kayong kumuha or mag-apply sa RDO. Ang pagkukuha po ng COR is isang beses lang po. Pero kailangan itong i-renew every year. Yes po, every year po. Hindi ka lang basta-basta mag-a-apply doon. May babayaran po tayong 500 pesos bilang registration renewal fee. Ito po ang mga requirements na kailangan sa pag-process ng ating Certificate of Registration as well as yung authority to print receipt and book of accounts. Sa pagpunta naman po natin sa opisina ng BIR, igaguide ka po nila sa pagproseso na kailangan sundin sa pag-apply ng COR. Dalhin lamang ang mga basic requirements para sa pagproseso ng BIR. With regards po sa pagbabayad ng mga income tax, ang mga negosyo na kailangan na kumikita ng mga sa halagang 250,000 gross annually pababa ay exempted sa pagbabayad ng income tax. Pero kailangan pa rin mag-file ng income tax return every year. Kita naman po natin. So, ito yung mga madalas nating makita sa mga establishment. Ito yung mga requirements sa pag-process ng business registration. First, mag-apply ng Certificate of Business Name Registration. Second naman ay ang pag-apply ng Mayor's Permit. And then, pang third is pag-apply naman ng Bureau of International Revenue, ang BIR. Para naman sa iba pang mga requirements sa pagre-register ng ating mga business, halimbawa kung tayo ay mag-hire ng mga empleyado, kailangan po natin magpa-register sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay ang sa SSS, pag-ibig, sana all, DOLE, and syempre, PhilHealth. Para naman sa mga special clearances na kailangan din sa iba pang mga businesses, katulad halimbawa ng travel agency, kailangan nating magpa-registered sa Department of Tourism. And then kung food, drug, or cosmetics naman, syempre kailangan nating magpa-register sa Food and Drug Administration or FDA. At kung halimbawa naman, magbubukas ka ng phone shop, ay kailangan mag-registered sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At kung wood, crafts, and furniture naman, ay kailangan mag-register sa Department of Environment and Natural Resources. And that's for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos!